Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerat. Welcome po sa ating episode ngayong gabi ng Facts First. As always, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa ating programa. Alam ko excited kayo dahil nung in-announce ko itong episode na to, marami sa inyo nag-aabang. At yung guest natin nandiyan na, ayaw natin patagalin to kasi naka-mobile internet lang siya, baka maputol. And to be fair to him, he's very much willing to answer all our questions, all your questions daw. Okay? Without further ado, I'd like to welcome to our program si Mr. Larry Gadon. Siya po ang secretary or siya po ang presidential advisor of poverty alleviation. Magandang gabi. Advisor of poverty alleviation. Magandang gabi. Mr. Larry Gadon. Okay, hear me? Magandang gabi din, Christian. Yes. Ano ba tamang tawag sa inyo? Secretary Gadon ba dapat? Yes, secretary, because I was officially appointed. And no less than Executive Secretary Lucas Bersamin has issued a statement calling me Secretary Gadon. Okay. Unang-una nga pala. Nakapagpala ba kayo ng MR sa Supreme Court? Ito nga eh. Normally, any decision on disbarment cases should be treated privately. And the notice should be given to or sent to the lawyer concerned. And the lawyer concerned must be given 15 days to answer. Pero ito hindi, basta na lang pinublish nila. I can say that the timing of which this decision was issued was meant to embarrass the president and me. Bakit naman? O ay kasi para namang hindi mo alam yung history ng Supreme Court tsaka ako, yung skirmishes namin dyan. Hindi ba ano? Talaga nagkataon lang itong suspension nyo? Yun pa nga eh. Almost 2 years na yan. Bakit di ba merong rule na dapat na 90 days ilabas ang decision sa isang case? And there's no distinction between administrative case and the regular cases. 2 years, and then ngayon lang nilabas. Okay. Teka, yung pag-file niya ng MR, sorry sa mga nakikinig, medyo nag-echo dahil from the end of Secretary Gidonto. Baka mas maganda kung meron kang headset. Ay, wala eh. Nasa labas kasi ako eh. Kaya okay lang. Sige. Hindi ba, sir, imposible na ma-overturn yun? 15-0. Napaka-impactic yung decision na yun. Hindi. Maraming decisions ng Supreme Court na kahit na unanimous ay na overturn pa rin. You remember the Pal cases? There are other cases also. And besides, disbarment cases, because this is just an administrative case, you can readmit, you can be readmitted and you can reapply, and in fact you don't even have to wait for 5 years. Which is under the rule, 5 years on extraordinary expansion, even earlier than 5 years. And so plano niyo bang magpa-readmit? Well, sabi ng mga abogado ko, just for the sake of following the process, magpa-file ng motion for recon. And alam mo naman, Christian, since 2015, I have not been practicing my profession as a lawyer. In fact, I have not been paying my membership dues in the IBP. Kasi nga, nag-retire na ako dyan eh. So this is not a big thing because I have not been practicing law. In fact, 2015, hindi na ako nag-a-appear sa mga korte. And I was engaged in business and consultancy where I am earning a lot, millions. So, bakit ko babalikan yung magpapakahirap ako ng kaka-attend ng mga hearing kung yung kikitain ko na isang buong taon, kinikita ako na isang araw sa consultancy and business. Okay. Ibang level pala si Mr. Larry Gadon, no? Ang laki ng kinikita. Sir, panagsasalita ako, imumute ko kayo para hindi ako nag-e-echo sa inyo, ha? Oh, sorry.
para lang masabi nyo, kasi I have to do this because baka akalain ng mga tao, may akurakot ako, ano. I have 9 cars. I have Mercedes-Benz. I have GAC 8. Wow. Ang dami kong kotse. Ang dami kong bahay. Ang dami kong kondo. Ang dami kong pera. So I don't really mind this sano but think that itong disbarment na ito. In fact, yung matagal ko na iniwanan yung low practice na yan. Sana all, sir, ha? Ang dami nyo palang ari-arian. Anyway, no? Ito yung, let's address this, ano, this issue squarely. Papasagot ko sa inyo itong ano, issue nung ano, nung naging reason kung bakit kayo. Pag pinayot ko yung asalin ko, magugulat kayo na ako pala ay multimillionaire. Magkano ho bang worth nyo ngayon? So I don't mind this. Ha? Magkano bang worth nyo? Ang net worth ko ngayon, basta, makakita nyo sa salin. Okay. Ito, sagutin natin squarely, ah, yung reason kung bakit kayo na-disbar. Ipa-flash ko tong photo. Ah. Okay. Ayan. Teka lang. Ayan. Pinunan nyo ba kahit minsan yung ginawa ni Ryza, nagkakalat siya ng kasinungalingan? Mga immoral din kayo eh. Kasi you only focus on what I have done. Pagka-immoral ni Ryza Robles, hindi nyo ginawa. Sinong nyo? Kasama ba ako doon? Kasama ba ako doon? Kasama ka sa media na nag-ano eh. Kung hindi man lang. Siguro. Yan ang mahirap sa inyo, mga dilawan kayo eh. Teka lang, that escalated quickly. I-mute ko kayo sandali dahil nag-echo ako. Pero yun have enough time to answer this. Okay, ang issue kasi dito, it's out of the ordinary. Ilan ba namang abogado yung nagkakaroon ng nagbi-beast mode sa isang video, tapos pinagmumura, tapos sinabi yung mga sinabi nyo. And you said you didn't regret any of it? It's the trouble with you people. Pag ang minumura si Sara Duterte, okay lang sa inyo. Pag ang minumura si Duterte, okay. Nako, naghang. Hello? Teka, naka-mobile internet siya, nawala eh. Hello. Hello. Paulit. Alam niyo mahirap sa inyo. Pinupunan niyo 'yung ginawa ko. Pero 'yung ginawang kasinungalingan ni Ryza, hindi niyo pinupuna. Where is your morality also? Mahirap sa inyo. One-sided kayo. Bakit naman? Bakit hindi niyo pinupunan 'yung kasinungalingan ni Ryza? Ini-interview ko nga ngayon kayo eh. Kung si Ryza Robles, binastos din kayo, binaboy din kayo sa video, di siya rin yung kukundinahin, di ba? Ang minumura, ang mga Duterte, ang mga Marcos, okay lang. Pag ang minura namin, yung kalaban, magagalit sila. Ganun ba yon? Hindi naman. Actually, okay naman mag-criticize eh, kahit anong sides, diba? Pero yung paraan ng pag-criticize, meron naman dapat modicum of respect. Hindi yung sobrang beast mode tulad na lumabas sa video, diba? Hinga, bakit ano, hindi niya sagutin square? De, teka muna. Yung bang ginagawa ni Ryza is respectful? Respect ba 'yon? Ano bang specifically sinasabi yung ginawa niya? Hello. Nadidinig niyo ba ako? Oh, nadidinig ko. Oo. Inya. You were saying, sorry. Go ahead. Tama na. Go ahead. Okay. Bakit kapag ka ang minumura sila Sara, si Duterte, sila Marcos, okay lang. Pagka kami naman yung nagmura, mali. That's the trouble with you people. Pero can you show a specific video na ganun din, kapareho? Na ganun katindi yung level ng pagmumura? Christian, don't play ignorant on this, ano?
For so many years, more than 30 years, wala nang ginawa yung mga dilawan kundi murahin sila Marcos. Okay. O sige. Okay. Mag-move on tayo. I don't want to belabor this point. I give you enough opportunity to respond to this. Pag-usapan natin yung trabaho nyo. Ano ba talaga yung trabaho ng isang presidential advisor on poverty alleviation? Poverty alleviation. Okay. Alam mo naman, Christian, nung Monday evening lang nilabas yung appointment. And, anong araw ngayon? Thursday. Oh, you mean, ganun kadali yun na yung instruction ng presidente may bibigay sa akin ng ganun kadali? Hindi, ang tinatanong ko, ano ba yung trabaho na? We want to understand. Hindi ko ba nga nare-receive yung executive order kung ano yung papagawa niya. So, ano yung trabaho? Hindi ko pa, I cannot discuss it right now. Basta the general idea is that it is for poverty alleviation. But the specific instructions are not yet given. Okay. Hindi ba kayo nagkausap? Wala bang binanggit sa inyo na i-appoint kayo? Meron bang ganun pag-uusap? Nag-uusap kami, pero of course, yung 30 minutes sa pag-uusap namin, hindi naman pwede makover yung lahat ng mga coverage ng trabaho. Kundi, siyempre, yung in general pa lang, malalaman mo na poverty alleviation, and I will be coordinating, supervising some projects or programs on poverty alleviation. So, everything is so general at this time. So, wala pa talagang specifics. Okay. Yung okay. Nabanggit niyo ibang mga ahensya na. For instance, ano yung relations ng position niyo when it comes to NAPSI, DSWD, at saka NEDA? Ano pa yan? That is something to be fixed yet. In the executive order that will be issued by the president. Mm-hmm. Kung ano yung magiging... Offhand, while waiting for that EO, kayo, ano yung vision nyo? Diba? Napaka-general naman poverty, diba? Kumbaga, ano yung vision nyo? How would you intend to address this while awaiting the president's specific EO? EO? Hindi ako gagawa ng EO. It's the Malacanang. Who will make the EO? Hindi, ibig sabihin ko ganito. Diba, lahat naman tayo may impressions kung bakit ito yung, bakit ganito yung problema natin sa kahirapan. Pero from your perspective, kasi I saw over the past couple of days, marami nagke-question sa competence nyo, diba? And pinagtanggol yung competence nyo. So this is your chance to actually explain it. How do you intend to address this problem? Well, of course, kung ano yung programa na gusto ipatupad ni Presidente, di yun ang aking gagawin. And, you know, as an alter ego of the President, you can only implement programs which are covered under the instructions that will be given by the President. So, in general, anti-poverty, di siyempre, yung mga programa na designed for anti-poverty, yun ang mga i-implement. And as of now, meron naman yung mga iba centralize yan or probably i-coordinate yan so that the implementation would be synchronized. And baka may bagong ideas si Presidente and kung may bagong idea ko di pag-uusapan namin. Everything has to start from him. Okay. Kayo pala. This is not you... like I have my own personality and I have my own. It belongs to the kind of programs that will be implemented will come from the president. Okay. Would you know how you got this position? May pinag-usapan ba kayo ni Presidente before? And it's just a matter of implementing this on a micromanagement basis. This position. Okay. Can you hear me clearly, sir? Thumbs up lang kayo kasi medyo nagbe-break yung internet. You can hear me? Hello? Sama ng internet, sayang.
Hello. Nadidinig niyo ako, sir? Nadidinig niyo ako? Tama na internet. Ah, dito ako sa Baguio kasi. And ito yung next question ko. How did you get appointed ba? Anong, did you ask for this position or basta in-announce na kayo na? Ayan. Did you hear my question? Basta in-announce na kayo. Oo. Go ahead, sir. Nag-freeze eh. Hello? Wala. Ayan. Sir, can you hear me? Hello? Wala. Hello? Ayan. Napuputol ka eh. Oh. Nadinig niyo ba yung tanong ko kanina? Kumbaga, how did you get this position? Did you ask for it or, binigay sa inyo? Binigay sa inyo. I didn't ask for it. Binigay niya sa akin. Hmm. Pero happy ba kayo sa appointment na to or you preferred something else? Happy ako dyan. Wala naman akong preferred something else because all the other cabinet members are doing well. So bakit ko naman i-istorbohin yun? Okay. And it's not my type na nanunulot. Okay. Ito, pasagot ko na rin sa inyo, no? I'm sure nakita nyo to online, okay. No? Ito, yung mga nagki-question nung competence nyo, tapos bakit daw ang sesweldohin nyo aabot sa 278,000 plus a month? Eh, wala naman daw ito sa parang core competence nyo when it comes to your background. How would you respond to that? Hindi nila kasi alam. Akala nila lawyer lang ako. I'm not just a lawyer. In fact, in my life, I have only practiced 20% of my professional career. More on business and consultancy ko. Management consultancy, corporate executive, board director. Yan ang ano. Yung competency, sino ba nagsasabi niyan? I'm asking them kung kaya ba nila. Kaya ba nila yung na-abot ko? Go ahead. Tuloy lang, sir. Naputol yung last part nyo eh. Yung naabot nyo, tama ba? Hello? Oo. Go ahead. Go ahead, sir. Yeah. Oo. Tuloy lang, sir. Yeah. Ng competency, eh bakit sila ba? Ano ba competency ng mga komunistang yan? Teka lang, napunta na sa iba yung usapan. Anyway, dito sa ano, may nagpapatanong dito. Ayan. Can you hear me? May nagpapatanong dito. Patanong dito. Yeah. Ano raw po yung immediate solution nyo dun sa inflation na nararamdaman ng bawat Pilipino? Hello, sir. Yan, issue ng inflation. Paano ba dapat i-address yan? Ako, sayang, naputol. Hello? Nako. Sayang episode natin, napuputol. Try natin ibalik si ano si Secretary Larry Gadon. Sayang, naputol. Ayan. Ang dami pa natin gusto itanong eh, kaso napuputol eh, no? To be fair naman sa mama, sinasagot niya. Minsan lang lumiliko eh, napupunta sa iba-iba yung discussion. Pero, hintayin natin makabalik. Andali lang, may message natin. Nag-iinit pa rin discussion eh, no? Sayang napuputol. Dapat ano yung seamless eh, para maganda yung question and answer. Dahil pa natin gustong itanong eh. Ang dami naman na high blood dito. O, naka-high blood kayo. Siyempre, pinag-uusapan natin ano ba yung plano niya rin sa posisyon, no? Kumusta? Ano ba impressions niyo?
sulit ba yung tatanggapin na sweldo doon sa kanyang i-deliver? Ayan. Habang nag-iintay, basahin muna natin yung mga comments nyo, no? Oh, nagagalit si Joe Chalan. Walang alam na narratives kundi komunista. Daming drama. Kunwari no signal. Hindi, in fairness, mukhang mahina talaga yung signal. Nasa Baguio. Kasi nung invite ko siya kahapon, sabi niya nasa Baguio siya. So baka hindi ganun kaganda yung signal. Tingnan natin. Wala na. Kaso parang pinipigilan niya ata siya nung kasama niya, no? Nagagalit siya ata dun sa mga paunang tanong natin. Eh, nagsisimula pa lang naman tayo. Ayan. And sometimes, may mga interviews talaga na ganyan, no? Nag-escalate ng mabilis. Eh, basta tayo, cool lang tayo. Alam niya naman tayo, nakangiti lang tayo dito, eh, no? Ayun. Binanggit niya, no? Siguro, actually, pinangunahan niya na yung ilan sa mga issues na binabato sa kanya, eh. Sabi niya, baka raw magkaroon impression na corrupt siya, eh mayaman daw siya. Tatanungin sana natin. Tinan natin net worth niya, no? Pero lalabas na rin daw sa salin. Pero lalabas yung dami ng kotse niya, tapos condo units. Mayaman, no? Sana all. Kayo ba? Pero baka yung karaming ano? Condo at saka sasakyan? Yung nga lang, gusto ko rin malaman, no? Kasi kung ganun yung dating, di ba sabi niyo iba, medyo mayabang yung dating, no? Eh, hindi kaya ma-alienate niya yung mga mahihirap kasi kung ang arrive niya, eh, ang lakas, no? Marami akong kotse, marami akong kondo, mayaman ako, eh, baka naman sabihin na mahihirap. Eh, paano naman po kami? Hindi kami makarelate, no? Eh, ilang naman. Pasensya na kayo kanina kasi nag-e-echo ako, not from my end, from his end. Ang tingin ko ron, baka kasi may kasama siya na, ano, naka-tune in dito sa interview. So, nag-feedback. Yon. Kung siya lang, walang feedback dapat yun, eh. Ayun, hindi na natin makontakt, sayang. Sayang yung discussion natin. Pero kayo, ano bang basa nyo? Mukha bang ready siya sa posisyon? Ano ba yung mga impressions na nakuha nyo? Ano ba yung na-derive nyo from that interview? Mukha bang malalim yung pang-unawa niya? Ay, pag-unawa niya doon sa trabaho ng presidential advisor on poverty alleviation. Kasi hindi po birong trabaho yan, no? Kasi kung seryosohin mo talaga yan, well, tulad niya ang tanong ng marami, bakit siya, hindi iba? So, pag ganun kasi, you have to answer it squarely. Bakit ikaw in-appoint? Hindi mo hiningi, pero ikaw in-appoint, I have to be ready. Hindi mo pwedeng ibatulay yung basta-basta sa presidente, no? Hindi. Of course, that's true din naman. You have to follow what the president wants. Pero syempre, dapat meron ka rin sariling idea. Kasi ganyan naman, di ba? Nakikita natin ibang mga nasa gabinete ngayon. Eh, binanggit ko last time, di ba? To be fair naman, si Secretary Rex Gatchal yan. So, alter ego rin ng presidente yan. Pero you know that the moment that he got appointed to that position sa DSWD, he was very ready kasi meron siya experience, very vast as a local government official, and alam niya yung ano eh, yung utak ng mga local officials, and he has a lot of ideas on his own. So yun din yung gusto nating malaman on the part of Secretary Gadon, lalo't makakatrabaho niya yung mga yan, yung DSWD, makakatrabaho niya yung NAPSI, of course yung NEDA, dahil yung anti-poverty agenda ng isang administrasyon, a big part of that has to do with the NEDA. So, kailangan malaman natin lahat yun. Marami pa dapat pag-usapan dito kasi I wanted to know kung ano ba to, pinag-slowdown na ba to ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Eh, baka hindi pa, no? So, tingnan natin. Eh, kasi minsan, ano eh, may mga certain humbling moments na nararanasan tayo sa buhay natin. Eh, mukhang hindi isa to yung pagkakadisbar niya. Anyway, at least nabigyan natin siya ng pagkakataon, mukhang hindi na makakabalik, no. Pero at least nabigyan natin siya ng pagkakataon to answer most of the questions that a lot of people have been raising over the past couple of days since his appointment as President Marcos's advisor on poverty alleviation were raised, no. So at least, may pagkakataon. Inga lang, lumiko na may usapan, napunta sa Diliwan, napunta sa Komunista, na nahimik ako nagtatanong dito. Eh, mukhang na-trigger siya nung finalash natin yung screenshot nung ginawa niyang pagmumura dun sa video against Raisa Robles. At yun yung naging dahilan ng Supreme Court kung bakit siya dinisbar. Ibig sabihin, hindi na siya pwede mag-practice ng abogasya dito sa Pilipinas. Although sabi niya, pwede pa naman doon mag-apply. Eh, tingnan natin. Mukhang sabi naman niya, mayaman siya, no? So, mukhang happy naman siya doon sa kung ano yung kalagayan niya ngayon. So, let's see.
bukas pa lang episode natin kasi baka nawala sa loob nyo, no? Nawala sa memory nyo. Tomorrow yung first year in office of President Marcos. So yung episode natin, i-devote natin sa isang ano, assessment. Ano ba yung mga promises delivered during the first year? Kasi usually may honeymoon period, di ba? Pagbago yung Pangulo. So during the first 100 days, marami nangyayari. Pero depende rin niya kung doon siya nakaupo, eh, no? Kung talagang he would deliver. Pero tingnan natin. Yan ang pag-uusapan natin bukas. So ano yung mga promises delivered, yung mga hindi pa na-deliver, yung mga nasimulan kahit papano during the first year in office of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming aspects po yan, no? Isa sa mga tututukan natin yung ekonomiya. Kasi remember, we're coming off a ilang years bang pandemic natin? Halos 3 years, no? So, lahat ng ekonomiya bumagsak, including the Philippines as bumagal. And ang gusto natin malaman, paano ba tayo makaka-recover from this situation? So, medyo okay yung economic outlook na nadidinig natin in the coming year. Susunod, baka magkaroon slowdown. Pero kumpara naman sa ano, sa ating mga kapitbahay, mukha mas okay. Pero tingnan natin, no? Kasi nga, a lot of that has to do with how this government is planning our progress. Kasi nga, sila yung pinili ng nakararami. Iniluklok dyan sa pwesto na yan. So let's hope for the best. Ayan. Hindi naman to yung tipong, hindi, sana hindi mag-succeed yung administrasyon dito sa pagpapalago ng ekonomiya. Alam niyo kung bakit? Kasi pag winish niyo yun, tatamaan din tayo dun eh. Yun nga lang sana sa paglago ng ekonomiya, hindi lang yung iilan yung makikinabang. Dapat yung mas nakararami ang makikinabang. So, yun ang gusto kong pag-usapan sa kanya. No? Eh, masyado mainit kanina si Secretary ganun eh. Simula pa lang eh. Diba? Kasi importante yung position na yun eh. Presidential Advisor on Poverty Alleviation. So, dapat may imagination ka dyan. Diba? Ano ba yung sa tingin mo dapat gawin? At dapat merong malawak na pag-unawa doon sa problema ng kahirapan. Kasi hindi po biro-biro yan. So, sana maging maayos. Tingnan natin mabuti. Okay? So, tingnan natin. Oh, may isang troll dito, happy-happy. Ayan, oh, happy-happy siya. Kailan ba ang ano? Ay, nga pala. Advance ba sweldo nyo ngayon? Actually, yung sa normal na kumpanya, nagpapasweldo na ngayon. Eh. Meron na, may mga pumapasok na sa ATM. Sa inyo ba mga trolls, paano ba ang sweldo nyo? ATM ba? GCash? O ano ba, yung over-the-counter pa? I suppose high-tech na, no? O sana natanggap nyo na. Ayan. Ano pa ba yung comments ng iba rito? Mga nagagalit, oh. Punong-puno lang ng kayabangan si yon. O, wala namang mura, Meteor. Wala namang ganoon. Bawal tayo magmura. Yung nga, gusto ko explain, no? Kasi nga, minsan pag may mga ganyan pinag-uusapan tayo, usually ang argument na mas nadidinig natin online yung what aboutism. That's a logical fallacy actually, no? Pero not always. For instance, ano yung argument niya na bakit ba nakikita niyo lang tong ginawa ko? Bakit hindi niyo nakikita yung pambabastos ni Raisa Robles? Kaya 'di ba, yung balik ko sa kanya, meron bang ginawa rin parang ganung video si Raisa Robles? Kung tinawag niya kasi, di ba sabi niya, tinawag doon ng magnanakaw ni Raisa Robles si yung mga Marcoses. Kapareho ba yung level noon doon sa ginawa niyang outburst doon sa video? Malayo naman, di ba? Ngayon, yung pagtawag niya ng magnanakaw doon sa mga Marcos, di ba dapat, kailangan ba siya mag-outburst regarding that? Di ba pwedeng i-defend ng mga Marcos yung sarili nila? Lang, no? Kasi minsan, madalas natin madinig yung, ano, yung mga ganyang arguments, yung whataboutism. Ayan. Pero again, to be fair to Secretary Gadon, at least sumasagot siya. No? Wala na, hindi na tayo makabalik. Wala na. Hindi na nabasa yung ano ko. Ayan. O sige, magkita-kita tayo bukas para sa isa na namang episode ng ating Uy, tama yan. Squid Tactics. Yan. Okay. O sige, magkita-kita tayo bukas. Ang hirap nito yan, no? Paano ko ba ito i-upload sa Spotify? Eh, ang pangit ng audio. Diba? Pagtsagaan nyo na lang. Pasensya na kayo, ha?
Eh, ganun talaga minsan pag, ano, pag ganito yung interview na online, depende rin sa internet connection, eh, sa quality ng internet from both sides, oh, hindi lang sa isang side. Kasi okay na okay from one end, eh, pag hindi okay sa kabila, pangit, sayang. Okay? So, at least nairaos natin itong episode na ito. Maraming salamat sa inyo. At makita-kita po tayo bukas, no? Ang pag-uusapan natin, again, yung first year in office of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, salamat na siya. Tapos si Nol, si Lynn. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan. Okay, ito na po. Good night.